Pinag-usapan natin ang investment profile mo, investment opportunity at timing. Ngayon naman, pag-usapan natin ang investment strategy. Generally, kung offensive ka o defensive. Opensa, depensa. Ang bawat strategy ay madaming plays. Ang multiple plays ang didikta ng investment strategy mo. Pwede mo ding i-predetermine ang investment strategy mo. Yung investment play mo, i-match mo sa investment strategy mo. So kung alam mo yung apat na yan, madali na mag-decide kung anong dapat mong gawin sa investment. Ngayon, magkakaiba yan. Merong kinikilingan na opensa o depensa ang bawat investment opportunity. Depende yan sa market situation tsaka kung anong gusto mo. Depende sa risk profile mo. Kung wari, nakita mo down market at iniisip mo, pagkakataon to, magiging offensive ka. Pwede din na gamitin mo ang isang defensive play as offense. For example, alam mo magkakasakit ka, kukuha ka ng insurance. Kapag ka alam mong palugi ang market, magsasell ka, magka-cash out ka ng stocks mo. May mga moves na offensive sa bawat investment opportunity. For example, empleyado ka. Pagpabibo ka, offensive yan. Kapag ka medyo meet the requirements lang, defensive yan. Ganun din pagdating sa ibang investment opportunity. Kung wari, nagba-buy and sell ka, alam mong medyo risky. So, bababaan mo yung mga products na gusto mo or mas gusto mo, mas less ang binibenta mo o less ang exposure mo, less ang marketing mo. Pwedeng pag-growth market na, dyan ka magbubuhos, no? O bago pa mag-growth market. Meron naman katulad ng stocks na offensive at defensive. Pero meron din na super offensive katulad ng CFD. Ngayon, uutang ka ng pera para pangtaya mo, CFD yan. Meron din na bonds. Defensive ka, bibili ka ng government bonds o bond mutual funds lang. Pwedeng defensive ka, di ba? Iniisip mo, mababa naman interest ngayon, kaya ko naman mabawi ito. Pwede ding real estate. Sa real estate, land banking is defensive. Kapag pinapaupa mo, pinapalis mo, pinapa-Airbnb mo, mas offensive yung strategy na yan. Up next, papakita natin ang iba't ibang place, pero mag-start muna tayo sa real estate. Kasi nakikita ko na sideways na movement market. Mag-grow na ang specific stocks, mag-specific industries. So, magpapakita ko ng mga property na pwedeng bilhin. Follow for more!